What's up mga titos and titas? Welcome to Tito Vlogs Crypto Channel. Ngayong gabi, yan, pagkwentuhan natin, pag-usapan natin, merong falling wedge yung Bitcoin. Bullish pattern yan, nasa ng target. Silipin natin yan kasama nung VeChain, Cardano, Solana, Polkadot at yung Mask. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka naligaw lang po kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs Crypto Channel ay pangalawang channel na natin ito. Ito naman dedicated anything and everything under the moon and going to the moon, pinagkukwentuhan natin yan dito. Kaya kung naghahanap kayo ng ka-explore sa Cryptoverse, ay tara na, baka humagustuhan nyo itong tambayan natin. Click nyo yung subscribe button at isama po ninyo yung all sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday, meron tayong live stream, live tambayan yan kung saan yung mga coins na inaalgansya nyo, pwede nyo humpasilip yung technical analysis nila. Ano ang lagay nila sa technicals, no? Agahan lang, 10:45 to 12 noon, yan ang tambayan natin Monday to Friday. Kaya kung nagugustuhan yung video natin, huwag kalimutang i-click yung like button. Yan. Diretso tayo. Bitcoin. Ayan. Niready ko na para sa inyo, no? Isa sa mga solid patriotics natin ang naka-spot nito, mga titos and titas. So, nakita niya, tito, parang falling wedge siya 4 hour. Nung tinignan ko, aba, oo nga, no? Falling wedge siya 4 hour. Binreakout pa. So, nag-breakout tayo sa falling wedge. Ang target po ng falling wedge is yung top ng wedge, no? So, mga 48,000. Ito magiging target niyan. So, it will coincide probably dito a little higher dun sa green line. Yan ang target. Kung tutuluyan, ha? Medyo ngayon, ang ganda naman ng forma sa 4 hour. And, pakambyo yung yellow. Ayun, yung yellow, no? Sa 4 hour po to, no? Sa 4 hour, yung yellow, kumuros na red, binomba. Hinaharang tayo ngayon ng blue line natin sa 4-hour chart. Tignan natin yung buwelo lang kung kakayanin na ma-hit yung target ng falling wedge, no? But sa mas longer time frame, pag tinignan mo kasi sa daily, hindi mo makikita eh. So, eh medyo madalas sa daily natin lang tinitignan para hindi na masyado marami yung noise. So, nabuti, may nakapansin. So, medyo nakaminor na rin to eh, oh. No? So, yung consolidation natin still valid, no, mga titos and titas. Kung matatandaan po ninyo, yesterday, pinakita natin sa inyo yung pwede possible na maging consolidation hanggang December, di ba? So, nasan yung top nyan? Ito. Pwedeng nandiyan sa 52 or pwedeng dito sa 50 area, mag-dribble-dribble tayo. Meron tayong kinopyahan nun eh. No? So, balikan nyo po yung video kagabi tsaka kaninang live. Sa 4 hour makikita nyo, balik natin sa 4 hour. Yan po, no, yung this falling wedge. So sabi natin target 48k. This is similar do sa ginawa po eh, no, sa daily chart naman, falling wedge. Ito nga lang yung target eh, oh, ng falling wedge, nasa 42k lang. O, pero nagpakitang gilas eh. Diba? So nagpakitang gilas. Lumakpas tayo, umabot tayo ng 52. May bonus tayong 10,000 nung na-hit yung target. Ngayon, binalikan natin yung target, oh. Ito po yung target ng wedge. Yan yon. Nag-retrace tayo ng konti. Binomba. Ngayon, nire-retest natin. So, yan ang mag-aakas our support, no? Kaya, we still remain bullish sa Bitcoin, especially in the medium to long-term time frame, no? Sa kanya pong short-term, consolidation ang nakikita natin, ano? So we might be seeing yung consolidation hanggang October. So pero mataas yung range eh. Palagay ko ito mga 49k to 50k hanggang dito. Posible pa rin talaga tong 42, ha, mga titos and titas, or kahit itong area na to, yung 44 kung saan siya nag-hold kanina. So baka may mga bouts pa rin na dip. Nakikita niyo may occasional dip, no, yung katulad po nitong 43,370, di ba? Yung buntot ng kandila. Yan. Yan po. No? So, may mga occasional dips, hindi mawawala yan habang nagko-conso tayo. Kasi, volatile si BTC, eh, no? Mga titos and titas. So, yan ang Bitcoin. Pasok natin yung VeChain.
Si Vet. Medyo similar din halos nung ginagawa ni Vet eh, no? Similar din kay Bitcoin. Falling wedge din ba? Parang, no? Ah, ito pala nakikita ko kay Vet kanina nung dinadrawing ko to. Tignan niya po ito, no? Yan. Tapos meron tayong W. Diba? Rounded bottom. So, pwedeng mauuntog tayo dyan. Pwedeng dito sa trendline na to. No? So, yan yung kailangan nating i-break to reverse naman dito kay VeChain. Currently, sa 4-hour chart, it's trying to break. Yan po, no, mga titos at titas. Parang gusto niyang biyakin, ha? Medyo parang type niyang biyakin yan. Let's see kung kakayanin, pinopormahan eh. MACD natin sa 4-hour chart. Nakaporma pa rin naman na paakyat sa daily. Ano itsura? Sa daily natin, MACD, medyo nakaminor na rin to. Ah, ito pa sa daily, no, mga titos and titas. Malayo pa kasi tayo doon sa EMA sa daily. So, pwede pa rin natin sunduin niya kung hindi today, tomorrow or the following day, Thursday, no, susunduin niyang EMA na yan, no, before we consolidate. So we're seeing also a consolidation, ha, with the VeChain, pero malayo. So masarap i-range trade ito. Pwedeng i-swing to here eh. Especially kung marunong kayo mag-trade sa futures. Pwedeng i-long and i-short eh. Parang meron tayong nakikitang range eh. Itong area na yan, no. Yan. So, ilang percent yan? Kung titignan natin. Baka kasi mag-swing tayo dyan. 9%, di ba? So, kung naka 5X ka, that's 45%. Kung masuswing mo, di mo man match yung bahan top to bottom, 20%, pwede na rin. Kalahati ka lang. Let's see, no, kung pwede i-swing yan dyan. Sa... mukhang magko-consolidate pa rin si VeChain. So, yun. So, looks like we're going to consolidate until we break itong trend line, ha, mga titos and titas. Next natin, Cardano. Ito na, nag-sell on news, no, after nung kanyang smart contract yung launching. So, in-expect na kasi ng lahat din, eh. So, that's why... eh, ayun na, binigyan na tayo ng sell on news. Inisin ko lang ng konti. Si Cardano, sinasalo tayo nung box, no? Yung rectangle natin, ayun. Yun ang nag-a-act as our support sa daily chart. Pati itong blue. So, magiging support na rin yung blue line na yan, eh. So, pwede ka rin mag-consolidate dyan sa 1 hour. Ay, sa 1 hour. Sa 1 day chart between the blue and the red. Nasa 27%. O kahit nga dito sa 260 lang. Ito, nakikita natin. Sa 4 hour, mas makikita niyo po yan. Ayan, no? Kahit itong console lang na to, kahit pa paano, magandang range na rin eh. Yan. Sa 4 hour yan. So, makakalagari ka, mga titos and titas. 11%, diba? So ito part ng yung 4 types of trader. So, ito yung tinatawag na swing trade, di ba? So pwede kang mag-swing kung you can identify the flooring and the ceiling. So kung gusto niyo pang malaman yung tatlo, okay, may tatlo pang klase ng trader, ay dito po yung mga nagtatanong. Ang webinar natin, eto na. High tech na tayo, ha, dito sa titas. Pwede ho kayo mag-register sa practical charting webinar natin. Ituturo natin kung paano yung basic na pagbabasa ng charts, no? Kung hindi pa sanay and interesado. Yun ang dalawa po. Aha, dalawa ang kailangan nyo sagutin muna. Sanay na ba ako mag-chart? Magaling na ba ako? Okay na ba ako? Diba? Kasi kung okay ka na, if your answer is yes, wag na po kayo umattend. Diba? But if your answer is no, oh, pwede mo i-consider. Pero yung isang tanong, ang tanong, interesado po ba kayo? Diba? Interesado ba kayo matuto? Diba? Kasi, kung interesado at hindi pa marunong, yes, pwede ho kayo mag-register titovlogs.tv. Pero kung hindi pa marunong at hindi interesado, ay wag po muna kayo magre-register. Masasayang ho eh. Masasayang yung inyong tosgas, no? So kailangan eh may interest kayo, because this is something na
Kailangan talaga pagtuunan ng pansin, and you cannot just get it ng 1 day or 2 days or 1 week or 2 months, di ba? 1 month, 2 months. Hindi eh, di ba? Practice and practice and practice ho ito. So, the earlier you start and you also start practicing yung technical analysis, matututunan at matututunan nyo. Basta interesado kayo. So, register po, titovlogs.tv. Andyan, pakibasa na lang po yung mga topics natin. Pati yung how to avoid FOMO and panic, how to find a good setup, tuturo natin yan dyan sa practical charting natin. So register titovlogs.tv and get your advance copy, no? Early access ng ating webinar para pagdating sa September 25, 3 PM, Q&A na lang tayo. At yung mga examples pa. Diba? Yan po, kita-kits tayo. September 25, Cardano, no? So Cardano, so we're expecting yan mag-consolidate until nan lang natin po. Ha? Teka, linisin ko na nga muna. Yan, si Cardano. Mahilig talaga si Cardano nung ganyan eh, na run, no? Ito po yan, no? This is similar to this run. Yun nga lang itong bagsak na to. Yung bagsak nito ni Cardano na to, ito yung sorry, hindi pala nakikita. nalinis ng chart natin. So ito po yung up yan, similar to this. Yan po yan, no? Tapos pero yung bagsak na to, I doubt kung gagayahin kasi bakit? Ito kasi yung mid cycle dip ng Bitcoin eh. I don't think ganito kahaba yung magiging correction natin kung ini-expect natin hanggang October lang eh, no? Ito mahaba to, nagsimula nung May hanggang July eh. May, June, July, June, July, no. Ito September, October. So, medyo mas maiksi na konti to. San tayo ni Cardano? Ito muna yung blue line muna yung sinasabi natin, ano. So let's see kung magho-hold po muna yung blue line. If tagusin yung blue line, abutin tayo rito 187, ha. Baka bumalik tayo below $2 kay Cardano. So, kailangan makakita to ng bounce dyan sa blue at kumambyo yung MACD pataas para ma-reverse tayo. Next natin, Solana. Ito, yan, Solana, Cardano, di ba? Parehang all-time high. Si Solana, at some point, probably, hindi ko lalaga lang. Puro red na pala to, no? At some point, magbabounce to eh. Ang tanong lang, saan magbabounce? Kasi puro diretso ng red eh. Pero kung bibigay, kung hindi magbabounce, daily chart ho ito, kung hindi magbabounce dyan sa EMA, baka sa yellow line, baka dito sa red. So 140, nasan tayo ngayon? 157, ilang percent yan? Baka malaki na rin yan. Pwede na i-short yan. 11%, di ba? So pwedeng i-short ito. Yung mga mahihilig mag-short punts, baka ma-short ito. Kasi 11% na rin pala yun, ha. Kasi once na bumigay yan, once na mag-close po yan dito, bumigay ito. Itong yellow line. Ito sigurado, 142 tayo. Ito tatargetin yan. Tingnan natin yung... sa practical charting, yung significance niya mga yan, lines po na yan, kukwento rin natin. 142, no? Sabi natin. Nasaan yun? 142. So tatagusin pa pala yung green, ano? Sa daily, no? So kaya niya yan sa daily, tingin ko. Basta bumigay, ah. So itong area na to, mga more or less ito. 144, ito yon. 144. 142 to 144. So meron kang 9% downside, no? Ibig sabihin, kung i-short mo, pwede kang kumita ng 9% kung naka-leverage ka, which we do not encourage, ha? By the way, pagka hindi kayo marunong mag-chart, don't use leverage. Kailangan marunong muna mag-chart para alam din yung exit, ano? So, yan po. Yan ang pwede na mangyari kay Solana. Mukhang dediretso muna to. Malinaw yung channel, sa 4 hour, mas kita. Oh. Mukhang mamamahinga muna si Sol. So maganda inaral yung mga nakakaintindi naman itong project na to. I'm sure nakaabang lang yan. Diba? So falling wedge kaya to dito. Let's see.
Pwede yung falling wedge, pero hindi eh. Ito. More on parallel channel tayo. So, pag parallel channel, pwede rin naman mag-break sa taas yan, pero ang una kasi natin tinitignan yung mga linya na galing sa computer, no? So, we'll understand. Yung maintindihan nyo ho yan, pinaliwanag natin dyan sa practical charting. So, until ma-break yan, itong trend line na pababa, syempre, pag na-break pataas to, babalik na naman sa all-time high. Tatargetin yung all-time high. RSI natin, medyo nasa neutral position. Sa daily, parang ang init pa rin ng RSI, oh. Parang pa-cool down pa lang, eh. Tingnan nyo po, no? Sa daily niya, parang pa-cool down pa lang yung RSI, eh. Ayun, oh. Medyo parang palamig pa lang yung RSI sa daily, ha? Yan po si Solana. Polkadot! Polkadot, dot, dot. Eto, parang kanina, ang ganda rin ang akyat nito, eh. Ayun, oh. Sa daily, oh. Up ng 9% si Polkadot. Congratulations, mga dotnatics. Head and shoulders ba tinitarget natin? Ayun, oh. 42 target. Inverted head and shoulders yung nakita natin dito na pattern. Oh. Uy, anyari. Naguli yung chart na. Kasi natin. Ayan. So, malapit na rin sa target. 38.42. Intact yung trend line, ha? Ito yung matanda. Sa dami na sinisilip natin, hindi na rin talaga matandaan ni Tito lahat, no? So, intact yung trend line. Isa sa mga magaganda yung chart na nakita natin si Polkadot, no? So, let's see kung tatamaan yung target natin. Swabe lang yung galaw, pati sa 4 hour hindi iniiwan, eh. Ganda ng uptrend nito sa 4 hour. Sa daily, hindi pa rin masyadong iwan yung EMA. Second day, today lang niya iniwan, ano. Exciting to pagka na-break yung 42. So mag-all time high ka rin, Polkadot. Ano meron kay Polkadot? Diba? So umiikot na sa mga smart contracts. Natapos na si Solana tsaka si Cardano. Polkadot mukhang next. Yung AVAX, natapos na rin ba yan? Dami mga sumunod. So baka itong Polkadot yung sumunod. Yung One, daming binabantayan talaga dito sa crypto. Yan ang sakalam dito. Yan po si Dot. Next. Last na po ito, si Masks. Kanina hindi natin nasilip, eh. Nakakahiya dun sa tambay na. Dito natin natin na nakatambay kanina, eh. MetaMask. Probably kaya binomba to, isa sa reason, ano? For me, no, parang tingin ko isa reason dito kaya binomba. It's because of yung luwag ng yung Ethereum kasi, 'di ba? Ay bumaba yung gas fee, yung traffic medyo nabawasan na, so dumadami na yung kasi MetaMask to, Ethereum to, eh. So, dumami din yung gumagamit, saka yung mga NFT. Grabe yung NFT ngayon, sobrang dami. MetaMask ang gamit. Kaya may reason din naman kung bakit binomba to. 4 hour chart ni MetaMask, nag-break na tayo, but we are trying to retest pa rin, no? Medyo mahina yung breakout, ha? Parang binanatan din kagad, no? Dapat po sa 4 hour, mag-hold yung at least itong pink line. Yan, 200 moving. Or at least ito. Kahit itong trend line natin na pababa na yan, ha? Kasi baka bumalik dyan. Pag bumalik, tapos-tapos na, di ba? Downtrend to. Medyo steep din yan. Ayan, no, sa daily makikita mo steep, no. So pag bumalik to, delikado. MACD medyo parang gustong bumalik nga, parang gustong bumalik, ano. So observe niyo po 'yan. Kasi kung bumalik to, wala pa tayong nakikitang uptrend, eh. Di ba? So baka pag bumalik, downtrend dire-diretso. Pagka naman hindi bumalik, kailangan niya mag-form ng uptrend. Ito sa at least sa 4 hour medyo meron, ano. Form siya ng uptrend na ganyan sa 4 hours. So ngayon, dapat mag-hold yan. Mag-hold talaga yung blue. Yun talaga yung tinitingnan sa MetaMask. Paano? Na-like po ba yung ating video ngayon, mga titos and titas? At huwag kalimutan puntahan yung titovlogs.tv, ha, mga titos and titas. Ito po makikita nyo doon, ha. Para lang doon sa mga hindi pa napapanood. Ito. Yan. So meron tayong pwede kayong pumunta dyan. Ayan.
Kasi sabi ni Tito, i-level up ang inyong Tito Moves by attending our webinars because those who never learn will never earn. Kaya po yan, eto, featured webinar, may isa na tayo dito to practical charting natin. We'll be putting more yung cold hard truth para madaling i-access. So we are going to democratize itong learning ng crypto and stock market by this titovlogs.tv. So makita-kita po tayo dyan. Mga tito si titas, paano? Yan na muna. Crypto starter kit natin, nandyan po. Paano mag-open sa Bitax? Ayan din. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-kits, Casbu! Bye!